tayo'y dinanakita. Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito po ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito, dito sa ating dulang. Luha! Oh anak, may masakit ba sa'yo? Binugbog ka ba nila sa loob? Hindi naman ho. Mabuti pa kang binugbog ako eh. Dahil hindi magtatagal maghihilom din ang sugat. Pero ang sugat na nilikha ni Angie, hindi ko alam kung kailan maghihilom. Ano bang pumasok dyan sa kukote mo at nambastos ka ng babae? Abay, hindi lang pangalan mo ang sinira mo. Isa kang dintis. Dapat ang pangalan mo ay Malinis. Ang ating pamilya. Usgan ako ng kahit sino. Wala akong pakialam dahil alam ko kung ano ang totoo. Anong ibig mong sabihin? Hindi totoo yung binibintang sa akin ni Angie. Angie? Sinong Angie? Wala. Tingnan ninyo, kailangan makilala pa ang babaeng mukhang pera. Bakit mo naman ipinakulong si Dr. Steve? Anong kasalanan niya sa'yo? Hindi ba't sinabi ka na sa'yo? Sunod kasi ng sunod na parang aso, kaya ko ipinakulong. Dahil lamang sa pagsunod-sunod niya sa'yo, ipinakulong mo na? Ano ka ba naman, Angie? Kung ayaw mo dun sa tao, sana tinapat mo na. Hindi mo na sana ipinakulong pa. At ano ba naman yung pulis? Dahil lamang sa sinabi ng sunod ang sunod, kinulong na. Hindi, siyempre. Nag-imbento ako ng dahilan para siya damputin ng mga pulis. At ano ang kinaso mo sa kanya? Pambabastos. Sinabi ko na hinipuan niya ako, kaya siya dinampot ng mga pulis. Buti nga sa kanya, nang magtanda. Angie! Oo, ate. Sagabal lamang siya sa mga pangarap ko. Kaya ko ipinakulong para wala na akong problema sa kanya. Ano ka ba naman? Boss ko yon. Doon ako kumukuha ng kinabubuhay natin. Ano bang mukha ang iharap ko sa kanya? Eh, dinamenda mo siya. Ha? Huh? Oh, di mag-resign ka. Ano? Magre-resign ako? Ikaw ha, hindi ka nag-iisip. Alam mo ba na doon ako kumukuha ng pang-araw-araw nating gastusin? Ate, huwag ka nang magproblema. Balikbayan naman ang boyfriend mo, hindi ba? Hindi magtatagal ay magpapakasal na kayo at dadalhin ka na sa Australia. Kaya, bakit ka pa magpapakahirap sa napakaliit na klinika ng boss mo? Napiyan sana ako kagad. Dahil kung hindi, sa kulungan ako matutulong. Ganun ba lang ba kababaw ang pag-ibig mo sa akin, Angie? Para lamang ba ako'y ipakulong? Ah, Mami, saan kayo pupunta? Oh, iho, bakit nandito ka pa? Akala ko umalis ka na. Bakit po? Saan mo ba kayo pupunta? Nandito ang ate mo. Nagbalikbayan na ang ate Laleng? Oo. Nagbalikbayan na ang ate mo. Bakit? Hindi mo ba alam? Ah, ang mabuti pa, magbihis ka na para sabay na tayong pumunta sa bahay niya. Ah, talaga? Oo, kaya magbihis ka na. Kanina pa naghihintay sa akin ang ate mo. Thank you.
Angie, kumusta nang pag-aaral mo? Okay lang, ate. Malaking bagay ang pagbabayad mo ng matrikula ko. Relax na ang utak ko. Pagdating ng exams, dahil nakakabayad ako on time. Hindi tulad noon, na pugod sa pagre-review na ginagawa ko eh. Iniisip ko pa kung paano ko makakapagbayad ng matrikula. Alam mo, tutulungan kita sa abot ng aking makakaya. Dahil sino pa ba ang magtutulungan kundi tayo na magkakapamilya? Ang sabihin mo, mapalad ako dahil ikaw ang naging ate ko. Dahil kung iba nga lang na kapatid, ewan ko na lang. Hindi naman lahat ng kapatid ay nagmamalasakit eh. Ay nako, wag na nating pansinin pang ibang tao. Ang buhay na lamang natin ang isipin natin. Hindi pa tayo magkakasala. Hindi naman natin pinag-uusapan ang buhay ng may buhay eh. Kaya hindi tayo nagkakasala. Tumpak ka dyan, kapatid. Oh, naistorbo nata kita sa pagre-review ah. Oh, sige, mauna na ako sa kwarto natin ah. Para makapag-review ka na. Kailan ka pa dumating, ate? Siya nga pala, ang mga pamangking ko, nasan sila? Ay nako, hindi ko na sila dinala rito dahil hindi natin magagawa ang dapat nating gawin kung naririto sila. Dahil sigurong pamamasyal ang gagawin nila. Ayaw mo ba nun, ate? Makikita ng mga anak mo ang magagandang tanawin dito sa atin? Ilang linggo lamang ang kinuha kong bakasyon. At kung isinama ko sila, baka isa o dalawa lamang na araw ang magagawa natin. Babalik na ako kaagad eh. Natin? Ano ba yung dapat natin gawin? Bakit pati ako'y sinasama mo? Bakit? Teka, hindi pa ba nababanggit sa'yo ni Mami? Ha? Teka, ano ba yun? Ang paglalakad ng papilis ninyo ni Dad at Mami. Ano? Ang ibig mong sabihin eh... Approved na ang petition ko sa inyong tatlo. Kaya gawin mo ang gusto mong gawin dito sa Pinas. Dahil hindi magtatagal, ay sa Canada ka na mamamalagi. Natutuwa ako at nakapagtapos ka na ng pag-aaral mo, anak. Eh, ako may natutuwa rin. Kahit paano, ay hindi na tayo masyadong mahirapan sa buhay. Sabagay. Nangako naman sa atin si Alice. Natutulungan niya tayo sa pag-aaral ni Angie. Mapagmahal na kapatid si Alice. Naniniwala ako. Natutuparin niya ang pangako niya sa atin. Natutulungan tayo para mapagtapos natin ang kanyang kapatid. Inay! Itay! Oh, anak. Bakit naririto ka? Hindi pa yata tapos ang programa eh. Congratulations, Angie! Salamat, ate. Asya nga po pala. Mauna na po akong umuwi. Ha? Bakit? Eh, may pupuntan lamang kami ng mga kaklase ko. At pumunta kami sa isang kaklase din namin. Ah, sige po ate, ikaw nang bahala kina inay at itay dahil hindi ko matutulog sa bahay ngayon. Bah, patag yun o. Mas inuna pa yata yung ibang tao kaysa tayo na pamilya niya. Hayaan nyo na siya itay. Ngayon lang siya mag-i-enjoy eh, kasama ang mga kaklase. Eh, ilang taon ding nakahulong dahil sa kanyang pag-aaral. Oh, tara na po sa bahay para makain na natin ang handa ng kapatid ko. Eh, handa nga ng kapatid mo, pero wala naman siya. Hayaan nyo na siya, inay. Bukas naman ay nasa bahay na siya. Kaya tara na!
Oh, hayan, Steve. Nakita mo na ang petition papers ng ate mo. Siguro naman, maniniwala ka na ngayon. Bakit po? Hindi ho ba siya naniniwala? Oo. Lagi kong sinasabi na sa kanya na maghanda na siya dahil ipipetition mo na kami, pero ayaw maniwala. Eh, paano naman ako maniniwala sa sinasabi ni Mami? Tumatawa naman habang sinasabi sa akin. Eh, siyempre. Masaya si Mami, kaya siya nakatawa. Ang dating kasi sa kanya, niloloko lamang daw. Kaya hayon, nagpagawa pa ng klinika niya. Ngayon, sinong tatao sa klinika mo? Ngayong paalis na tayo. Wala namang problema doon, Mami. Di, iparental ko na lang sa mga kakilala kong dentista na naghahanap ng klinikang marirentahan. Wala ka bang nobya na maiiwan dito sa Pilipinas? Ha? Wala kang aasahan sa akin. Kung talagang mapilit ka, mag-abroad ka muna. Pagbalik mo dito sa Pinas, ay saka mo ulit ligawan pagkasakaling sasagutin na kita. Steve! May sinasabi ka ba, ate? Tinatanong kita kung may nobya kang maiiwan dito sa Pilipinas. Nobya? Wala. Wala akong nobya, ate. Kaya libreng-libre akong mangibang bansa. Anak, wala pa rin pa ba ang kapatid mo? Abay, tanghali na ah. Dumating na ho siya, inay. Ha? Naririto na ba siya? Bakit? Hindi ko pa siya nakikita. Eh, paano kasi? Tulog. Hindi ko muna siya kinausap para makatulog. Ang kapatid mong yang talaga, oo. Hindi man lang nagmana sa'yo. Inay, haya na naman kayo eh. Pinagkukumpara naman ninyo kaming dalawa. Eh, siyempre, magkaiba kami. Kung nakuha man lang sana sa'yo ang kahit kalahati sa ugali mo eh, matutuwa ako. Mabait naman ang kapatid ko, inay. Sa ibang paraan nga lang niya ipinapakita. Anak, muli kaming nagpapasalamat sa'yo ng tatay mo ha. Kung hindi lamang dahil sa'yo, baka hindi namin mapagtatapos sa pag-aaral ang kapatid mo. Inay, dapat ko lang siyang tulungan dahil kapatid ko. Dahil nung nag-aaral ako, nagsakripisyo din kayo para sa akin. Kaya kung anong ginawa niyo sa akin noon, inay, gagawin ko din sa kapatid ko ngayon. Balita ko, nanligaw sa'yo si Dr. Steve. Ah, oo. Nanligaw nga siya sa'kin. Kumusta naman ang lagay niya dyan sa puso mo? Hindi yan ang tamang tanong. Ang dapat na tanong ay kung magkano ba ang laman ng kanyang bank account. Ganon? At kung meron siyang kahit 1 million lang, ay pakakasal ako sa kanya kaagad. Pero kung wala, sorry. Oo. Kailangan sa panahon natin ngayon, dapat ay practical na tayo. Ikaw lang ang tanging mahal ko sa buong buhay kong ito. Pag-ibig ko'y tanging ikaw lamang, sa puso ko'y nag-isa ka lang. Oh, mga anak, may nakaluto na ako at nakahanda ng lamesa. Kumain na tayo. Ano bang ulam, itay? Ito, tuyo at nilagang itlog. Bakit naman mo inilagan ninyong itlog?
Bakit hindi nalamang ninyo nilutong sunny side up? Ano ka ba, Angie? Kumain nga lang gagawin mo eh. Magre-reklamo ka pa. Nasaan ba kasi ang inay? Kung si inay ang nagluto, hindi niyo ilalaga itong itlog. Eh, pagod na ang inay ninyo. Kaya hindi ko na siya ginising. Eh, ano ba yung pinagtatalunan ninyong mag-ama? Umagang-umaga eh, boses ninyo ang naririnig ko. Ito kasing si itay eh. Nilaga ba naman ang itlog? Kainin mo na kasi. Itlog din yan. Mas maganda nga yung nilaga. Malayo ka sa kolesterol. Eh, sige. Sa susunod, hindi na ilalaga ng itay mo ang itlog, kundi sunny side up na lang. Ano? Eh, ako ang magluluto, kaya ako ang magpapasya. Kung anong klaseng luto ang iluluto ko. Para namang maraming pagpipilian ang itlog eh. Nilaga lang naman ang prito. Ikaw, Angie, ha? Kanina ka pa umaangal. Kain nga lang ginagawa mo. Maaga ka kasing gumising para ikaw ang magluto ng kakainin mo. Iho, sa makalawa na ang flight natin. Sana naman, pagdating natin sa Canada, eh, maninigaw ka na doon. Ayan niyo muna yung mga babae, mami. Estrobo lamang mo yan eh. Sa mga pangarap ko. Anak naman, huwag ka namang magsalita ng ganyan. Dahil gustong gusto ko nang magkaroon ng apo. Mami, kung apo lamang gusto ninyo, pwedeng-pwede. Kahit ngayong gabi, kung gusto ninyo. Pero ang babaeng ihaharap ko sa altar, magbibilang pa siguro ng taon bago ko siya mahanap. Ay, nako. Huwag ka kasing pihikan. Eh, mamaya, matulad ka kay Uncle Bastibo na tumandang binata. Eh, lalaki naman ako, mami. Kahit anong ilan ko siguro, pwede akong mag-anak o mag-asawa. Ano? Kaya ba hindi ka pa nag-aasawa hanggang ngayon dahil sa ganyang katwiran? Eh, paano naman? Kung gusto ko nang magkaapo, gusto ko nang makita ang aking mami apo. Mami naman, eh, malakas pa kayo. Huwag niyo munang isipin yan. Ang ibig ko lang sabihin, habang malakas pa ako, eh, mahahawakan ko man lamang ang magiging apo ko sa'yo. Huwag kayo mangalala. Darating din tayo dyan. Eh, kailan pa? Mami, yung pag-aasawa, darating na kusa yan, hindi yan pinipilit. Hindi kailangan hanapin. Kung para sa akin, ang isang bagay, para sa akin, kahit hindi ko hanapin. Teka nga muna. Ikaw ba'y nagka-nobya na o hindi pa? Bakit ba tila asiwa ka kung babae ang pinag-uusapan? Mami, huwag na lamang pag-usapan yan. Ayoko nang pag-usapan ang mga walang kwentang bagay na yan. Magkakabalikan pa kaya sina Doc Steve at Angie. Mga giliw naming tagapakinig, sundan bukas ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito dito sa ating dulang. Luha! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Maligdan, Robert D. Guzman, Yun Cabato, Emma Dalope, Andrea Solar, Ami Diaz, Jonathan Bravo, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert D. Guzman, Willie Francisco. Sa panulat at direksyon, Eva
Alcoriza, inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines. Ang naalaala nating di malilimutan ay sarap ng ating suyuan. Lagi kong natatandaan.